Hi guys, gagawa po tayo ng muron. Guys, ito guys, inano ko na to kanina. Ina-delete kasi yung video, unang video ko. Kaya nag-video ako uli. Ang ginawa ko nito guys, ang giniling na bigas ay nasa 8 tasa. 8 tasa na giniling na bigas. Tapos, ang asukal niya ay 2 kalahating tasa. Din yung gata niya, guys, ano, nasa 5 tasa. 5 tasa na yung pangalawang gata niya, guys, ha. Tapos, yung pangatlong gata, ay yung unang gata niya, guys, ano, bali 3 tasa. Yan, paghaluin lang natin to guys. Ang asukal na to, pinaghalo-halo lang to lahat. Naghalo-halo lang to lahat din nilagay dito sa kawali. Pag na-mix na lahat yung ano, yung mga ingredients. Mahina na apoy lang to guys ha. Yung apoy hindi pwedeng lakasan kasi madali siyang ano masusunog, tapos hindi tama yung pagkaluto niya, mayroong luto, mayroong hilaw ganyan. Hindi siya pwedeng iwanan na ano, na hindi siya haluin. Kailangan haluin mo ng haluin para maganda yung pagkaluto niya. Yan. Yung chocolate naman guys, ganito, ipapakita ko yung chocolate kung paano ko to ni ginawa. Yung chocolate ganun din ang pagkagawa ko. Yan. Haluin ko lang ng haluin. Pag ganyan na siya guys, oh, parang nagmamantika siya, oh. Yan. Wala na siyang, wala nang didikit dito. Yan, oh. Mm. Pag ganyan na guys, pwede na siyang hanguin. Yan. Yan, pwede na to guys. Lilipat na natin to. Yan. Pwede na to guys. Lilipat na natin siya sa tray. Para isa lang natin yung chocolate. Yan. Ayan na guys. Ito na yung ano natin. Yung puti na panlagay na doon sa para sa muron. Gagawan. Isunod naman natin yung ano guys. Yung chocolate. Chocolate naman ang isunod natin guys. Tara samahan niyo ako guys. Ayan guys. Gagawa po tayo nung chocolate naman guys. Yung paggawa ko kanina guys, same lang din sa paggawa ko ng chocolate para sa muron. Ito yung panlagay sa gitna. Ano to guys, ang giniling na bigas, 5 tasa, tapos 5 tasa at kalahati na giniling na bigas at saka 2 kalahating tasa na glutinous. Yan. Naglagay ako ng glutinous guys kasi para to sa ano yung pinakapalaman niya yung chocolate. Then ang ano nito guys, depende sa inyo guys ha, kung gusto niyo medyo hindi siya brown, hindi siya gaano chocolate na ano, pwede namang mag-adjust kayo sa ano sa kukwa. Pwedeng 1 cup lang na kukwa. Ako guys, ang ginawa ko, 1 cup at kalahati na kukwa. Then, ang asukal nito guys, dahil 8 cup to lahat na ano, na giniling, kasama na yung glutinous, 8 cup lahat. Ang ginawa ko nito, ano, yung asukal nito, kalahating kilo. Kalahating kilo na guys. Din yung ano nito, yung gata guys, yung pangalawang gata, 5 tasa. Din yung unang gata, 3 tasa, mamaya ilalagay din natin yun. Din maglalagay ako ng kunting milk nito. Yung ano nito guys, yung asin, ano,
1 teaspoon na asin ang ilagay ko. Guys, maglalagay ako ng kunting gatas, ibap. Yan. Hindi natin siya iubos para mamaya idadagdag natin. Yan. I-mix lang natin lahat, guys. Pag na-mix na to siya lahat, guys, na wala na siyang buo-buo, pwede na natin siyang buksan yung apoy. Hindi ko muna siya binuksan yung apoy kasi para hindi siya masusunog agad-agad. Yan. Yan, ano. Ano na siya, guys? Oh, wala na yung buo-buo niya. Pwede na natin buksan yung apoy. Yung kalan. Sa mahina lang, guys, ha. Mahina lang. Hindi nyo pwedeng lakasan yung apoy nito, guys, kasi hindi maluto ng maayos. Magbuo-buo siya. Iba yung texture niya. Hindi masarap ang pagkaluto. Yan, haluin lang natin siya ng haluin, guys, hanggang sa medyo kukulo na siya. Yan. Kailangan walang tigil yung paghalo nito para masarap yung pagka ano niya, pagkamuron. Yan. Walang tigil, guys. Nakakangalay man, guys, pero kung gusto niyo namang kumita, ay siya, pag nagtiis na lang. Maganda yung pagka-chocolate niya, guys. Oh, kasi isang tasa at kalahati yung nilagay ko. Dagdag linamnam pa yung gatas na nilagay. Yung paggawa ko ng puti, guys, ang kaibahan lang nun kasi wala yung kukwa. Ito kasi may kukwa. Same lang din ang paggawa nun. Kung ilang tasa yung giniling na bigas, yun din yung pinakagata mo. Pag limang, dahil walo yun kanina, walo, limang, ano, limang, yung pangalawang gata, fresh gata, guys, ha, yung limang tasa na gata, iuna mo yun, yung pangalawang gata niya. Yung pinakaunang gata, isusunod mo yun mamaya pag medyo, pag ganyan mo siya matigas, maano na siya, matigas na. Ito matubig pa eh. Yan. Haluin lang natin ng haluin. Antayin lang natin, guys, ha. Mamaya, pakita ko sa inyo pag ano. Siguro mga 30 minutes na halo. Ayan, guys. Ayan. Kailangan talaga, guys, hindi siya titigilan ng paghalo para hindi siya magbuo-buo, para maganda yung pagkaano niya, yung texture niya. Ang kukwa pala nito, guys, ha, hindi pwedeng per kilo na nabibili sa palengke, guys, ha. Kailangan, guys, ang gagamitin nyo yung ano, yung medyo mahal na ingredients na kukwa. Ayan. Ano to, guys? Limang niyog lahat ang ginamit ko. Yan, haluin lang talaga ng haluin. Ayan, oh, medyo umano naman na siya. Oh, lumapot-lapot na ng kaunti. Yun lang ang ano nito, guys. Kailangan mo talaga ng tiyaga sa paghalo. Parang nagawa ka lang din ng maha. Ganyan.
haluin siya ng haluin kasi hindi naman pwedeng hindi mo siya haluin ng todo. Kasi papangit yung texture niya. Ang ginamit ko pala nitong asukal guys ha, white sugar. Pero pwede naman siya brown or wash. Kung gusto niyo. Wala kasi akong nabilhang ano kanina, walang wash na available doon na maramihan. 1/4 yung nakalagay doon. Eh, yung 1/4 nila, hindi naman saktong 1/4, kaya gusto ko per kilo. Eh, doon na lang sa puti na lang inano ko para magagamit ko rin sa paggawa ng cake. White sugar. Yan. Medyo mano na siya guys, oh. Medyo mano. Yan guys, oh. Medyo maano na siya.